Hello, this is your coding kuya, your coding partner. Hi guys! Once again, this is your coding kuya. At sa araw na to, meron na naman tayong sasagutin na katanungan. Ito personal na tinanong sa akin. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-comment, at syempre sa mga nag-share dito sa ating mga videos dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito ang katanungan. Sabi niya, Kuya, kagagraduate ko lang ng IT. Okay ba na mag-abroad ako agad kahit wala pa akong experience? Salamat dun sa nagtanong. Hindi ko nabibigkasin yung kanyang pangalan. Siguro ito, may mga kapamilya sa abroad or kamag-anak, relatives. Teka. Parang isa yun. ayun, ganun siguro yung kanyang sitwasyon. O maaaring yung kanyang buong pamilya ay nasa abroad tapos nandito siya. Marami akong kilalang gano'n na yung mga anak nila na iwan dito. Nag-aral dito sa Pilipinas, nag-aral ng IT or nag-aral ng kahit ano. And then, kukunin nila sa abroad. So, napakagandang katanungan yan. Marami talagang ganong sitwasyon at maraming tagtatanong talaga sa mga ganyan. Actually, hindi lang ito yung unang bata na nagtanong sa akin. Ito siguro, para sa akin, ito siguro yung mai-advise ko or opinion ko dyan. Opinion na lang para mas magandang pakinggan. Kasi kung advice, baka sundin mo ako pasisihin mo pag nagkamali ka. So, ito yung opinion ko. Para sa akin, mas maganda mag-experience ka muna dito sa Pilipinas. Kasi, pagdating mo sa abroad, hindi mo alam kung ano ina-expect mo. Iba yung ways of work nila doon. Iba yung workload nila doon. So, baka ma-culture shock ka. And then, magsawa ka kaagad sa pagtatrabaho. Once na pumasok ka sa isang company, yung trend ng career mo, dire-diretso na yon. Yun na talaga yung magiging career path mo. Maigi, maghanap ka ng company na like IBM, Accenture, mga malalaking company na willing mag-train. At napakaraming training sa kanila na pwede mong pakinabangan, pwede ka mag-benefit dun sa mga training na yon. And then, maire-ready mo yung sarili mo kung talagang dun ka ba talaga sa abroad. Or, mas magugustuhan mo na ang Pilipinas kasi masarap talaga naman dito sa atin. Lalo na pag work from home, walang traffic, diba? Minsan nga ba, baka bakasyon lang, nag-work na sa beach, diba? So, subukan mo muna siguro na mag-work dito. And then, pwede ka nang kumunta sa abroad. Subukan mo doon. Or, pwede ka mag-migrate, di ba? Ganun naman yung karamihan eh. Mag-apply ka muna sa mga MNC para masubukan mo. Lalo na yung mga MNC na yan ay nagpapadala rin naman sila sa ibang bansa. Ayun, matitest mo talaga kung gusto mo ba talaga doon or dito ka muna sa Pilipinas. Or kung ilang taon pa yung gugugulin mo dito para ma-ready mo yung sarili mo papuntang abroad. Take your time kasi mas maganda kung mapupulsuhan mo yon. Mahirap naman na ma-burnout ka kaagad. Parang ayoko na mag-work. Ayoko na ng IT. Nakaka-burnout. Nakaka-stress. Actually, marami ako narinig na ganyan eh. True enough. Talagang nagpahinga sila. Siguro 1 year, 2 years. Ang problema kasi doon, mahirap nang bumalik ulit. Kasi syempre, wala ka ng experience. Natigil ka eh. Parang scratch ka ulit. Sana nakatulong doon sa nagtanong. At sa mga may same question. And ito yung ating bago. Okay, shout out section. Ting 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 ting. Shout out kay Naomi Angela Banda diyan sa may Masbate. And may overseas tayo. Ito nanonood talaga sa atin. Overseas si Alex Fernandez diyan sa may Melbourne, Australia. Yay! Thank you po ulit sa inyong suporta, sa inyong pong pag-subscribe, pag-like, comments. Comment nyo kung ano yung thoughts nyo rin dyan sa baba. And then yung mga magpapa-shout out, i-comment nyo rin dyan sa baba. Ayan. And sa mga nag-share, thank you sa inyong lahat. And once again, this is your Coding Kuya. See you next week! Sinisipag na tayo. Eh.